magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na lang po ang inyong coach, si Official Vlog, para po magturo ng munting idea. At ang topic po natin ngayon, yung tinatawag po, malleable clamp. Ha? Ginagamit po ito namin pagka-clamp po pag naka-expose yung tubo. Timan po at RECUA o metal conduit. Ito po ang ginagamit namin pang-fix po yan sa wall pag-expose. Ito po ang tinatawag na C-clamp, malleable clamp. Okay po? Conduit po ito, conduit ha. Mamaya po ibablog po sa inyo yung clamp po para naman po sa PVC. Ito po yung sa metal binigay ko sa inyo. May mga size po yan ha, pag pinutusan po kayo ng inyong foreman o engineer. May mga size po yan, may size po yan dito na Dimedia, may 3-4. Ayan, pang-ipit po yan sa mga clamp natin. Dito ginagamit namin dito sa site. Ang ginagamit nito. Familiarize po, yung tinatawag na metal C-clamp. Tawag ito C-clamp ha, C-clamp po yan ha. Familiarize po. Mamaya, ano ko pa naman sa inyo yung PVC. Or isama ko na lang po ito, saglit lang. Meron po itong PVC na. Ayan. Meron pala po dito palang PVC. Ayan. PVC connector din po yan. Pares lang. Kaya lang po ito ay PVC naman. Ha? Yung isang metal. Yan po yung malleable clamp or C-clamp. Ayan. Okay guys, and pamilyarize na po itong C-clamp na tinatawag namin or malleable C-clamp ang tawag lang dito ng ibang lahi pag pinakukuha kami sa bodega. Ayan po. Okay guys, pamilyarize na po itong C-clamp para po ito sa mga baguhang mga elektrisyan o mga teknisyan. Lalo na po sa mga elektrisyan at construction. Dapat po, pamilyarize na po yung mga materialis para hindi po kagalitan ng ganong forma nyo pag kumuha po kayo ng materialis. Hindi kayo sisigawan, lalo na mga ibang lahi. Yung mga forma na ibang lahi, pag mamali-mali po yung inabot niyo ng materialis sa inyo, sisigawan po yan, mga loko yan. Eh po, iano ko lang po sa inyo yung familiaris nyo para po kung saan magtrabaho po kayo dito, maipabahagi ko po sa inyo. Okay guys, maraming maraming salamat guys. Bye-bye! See you next video! Good luck po! Mabalas!